Viray po, Hajim at Hajim, dire-diretso po ang trabaho. Una po, ito po yung unang araw ko bilang inyong lecturer, bago po ito sa akin. Katulad po ng ating worthy advocate, dapat po ay meron po tayong basihan, no, na sinasabi natin sa harapan. So, ito po, bato-bato sa langit, tamaan mo at magalit. Para po alam mo ninyo, as early as today, noong pong nakaraang buwan pa, binigyan ako ni Grand Light ng 12 lecture. Actually, 15 po ito. Mamimili lang po ako. So, ito po ay hindi po galing sa akin. Ito po ay galing kay Grand Light. At ako naman po, bumili po ako ng isang libro, parang yung daily bread. So, title po nito ay Only for Today. Kaya kung ano yung matapat po doon, yun po ang babasahin ko. So there is nothing personal po dito. So bato-bato sa langit, tamaan mo ang magalit. Ito po, ang gagawin ko po ngayon sa termino ko bilang lecturer kay Granite Pat ay karanasan bilang night at hindi po yung kwentong barbero. Ang paksa po natin sa umaga nito, number one, kailangan ang pagtatapatan. Nababasa po ito, sabi po dito sa sulat ni Granay, Santiago 2. Kawikaan, sapat nang sabihin ninyong oo kung oo at hindi kung hindi, upang hindi kayo hapunan ng Diyos. Pagpapaliwanag, ang pagpapanaganap ng balita ngayon ay tunay na kahanga-hanga. Maaaring natin makita kung saan man tayo naroon, ano man ang nangyayari sa ang panig ng mundo. Ngunit sa kabila nito, ang siyensya ay bigo sa pagpabilis ng pag-uunawaan ng mga tao. Nananatili po ang takot, nananatili ang puot, galit, sama ng loob, at marami pa ang mga bagay na nagabal sa pag-uunawaan. Hindi mahanda ang maraming tao sapagkat namagtapat ang nila naman ang kanilang damdamin at isipan. Kaya lalong lumalala ang damdaming kamamagitan sa dalawang tao. May dalawang paraang ginagamit ang tao sa pagkapahayat ng kanilang iniisip o dinaramdam. Una, sa pamamagitan ng pagkilos at pangalawa, sa pamamagitan ng pagsasalita. Tayo daw mga Pilipino ay kilala sa paggamit ng unang paraan at ito yung sa pamamagitan ng pagkilos. Marami tayong sinasabi kahit hindi natin binubuksan ang ating bibig. Madalas pa nga, ay higit na mahalaga ang ating ikinikilos hindi sa ating sinasabi. Kaya kahit hindi ang sagot ng isang dalaga sa nangunuyo sa kanya, siya ay ayaw kaagad paniwalaan. Pag may inaalok tayo sa iba, ipinagpipilitan natin kahit sa simula ay ayaw daw. Sapagkat alam natin maaaring iba ang tunay na nasa isip ng ating kausap. Ngunit hindi lamang tayo ang ganyan. Lahat ng tao ay nangungusap. Maaaring sa pamamagitan ng tingin, sa pamamagitan ng sulyap, sa pamamagitan ng ngiti, o sa pamamagitan ng kintan, o maaaring sa pamamagitan din ng pananahimik. Sinasabi natin ang isang tao ay malungkot o masaya, napupuot o nagmamahal, kahit hindi nagsasalita. So pag nakita po natin yung tao, yung kumbrad natin, kahit po walang sinasabi, alam po natin kung ano yung nangyang maraming naman. Mahalaga man ang kilos sa pagpapahayag ng ating iniisip o dinaramdam, ang pangalawang paraan o salita ay karaniwan nating ginagamit. Ngunit para ganap na magkaunawaan, kailangan ang tapat. Tapat na pag-uusap. Sa usapan ng dalawang tao, dalawang bagay ang kailangan. Ang bibig at ang tahinga. Mayroon sa ating higit ang kaya magsalita kaysa makinig. Malimit na nagre-reklamo ang mga magulang na ayaw makinig ang kanilang mga anak. Ang mga kabataan naman ang nagsasabi na ayaw silang unawain ng kanilang mga magulang. Marahil siguro kapwa sila tama. Ngunit kailangan natin kilalanin ang kahalagahan ng katapatan. Alam niyo po, marami po kasi na kausap dyan, tapat, pagkaharap. Subalit pagkaharap na likod, iba po ang sinasabi. Upang magkaroon ng maligaya at mapayamang pagsasamahan. Isang bagay ang dapat nating tandaan na hindi lamang lumalabas sa ating bibig
ang naririnig ng ating kausap, kundi ang himig o paraan ng pagsasalita. Sa kayang po dito sa papel na binigay ni Granay, nais niya na magbigay no, ng aming napanuntunan para makapag-usap ng tapanan. So ito po yung guideline para magkaroon po tayo ng tapat na pag-uusap. One, huwag mag-unwani. Huwag magbabalat kayo. So sabi ko nga po, nagaya mo namin dito, nagsisayang mo na kami, wala naman kayong ganang makinig, may iba kayong ginagawa. Kayo ay hindi nakikinig, kayo ay may ibang pinapasa. Kayo ay hihikap-hikap. May nakakabastos po yun ang hindi natin napapansin. Pero alam ko pong nakikita ng ating mga brother knights, yung mga gawain gano'n. Ano po? Two, maging interesado sa sinasabi ng iba. Huwag pong pumasok sa isang tenga, lumabas po sa kabila. Three, ilagay ang ating mga sarili sa lugar ng kausap. Four, pagtipid at huwag hayaang maghari ang damdamin. Paalala rin po, malamang hindi po kayo nakikinig, pero baka po mamaya sa sobrang ganado po ninyo, yung laway po ninyo, pamakas din po sa inyong kausap. Kasama po yung tamang pakikipag-usap sa ating mga kausap. Maaari kung hindi nagre-reklamo yung kausap nyo sa inahili ko na. Pero sa totoo po, pagkatapos po na sa susunod, hindi na po kayo kakausapin mo. Nagsabi na, kagindigo ko lang, naligo ulit ako sa laway mo. Diba? Five, sikaping malaman ang katotohanan at huwag patotohanan ang sariling pagkagay. Kasi po, pagka po minsan ay may sinasabi sa inyong kausap sa mga iyo, kaya sinasabi sa pagkagay po ninyo. Ano po ito? At pang-anim, sangayon po dito sa papel. Hindi po galing kayo to po ito. Maging handang tumanggap ng pagkakamali at pagkukulang. No? Importante po ito, sapagkat makakita na rin po ako ng tao mukhang hindi marunong magkamali. Lahat po na sinasabi niya, tama. Mahirap po yung tanong, tama po eh. Kahit sa korte, kailangan magtiklara ang judge ng tama at mali. Hindi po ba, tama eh. So, pinagpagkatapos po, sangayon po dito sa papel na binigay sa akin ng Grand Knight. At pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwag. Iyan ang kailangan sa pagsasamahan ng maraming tao ngayon. Kung tayo ay tunay na magtatapatan, lalong gaganda ang ating pagsasamahan. Mag-asawa man, o magkapatid, o magkasama sa tahanan o lipunan. So yan po yung sermon o yung lecture na binibigay sa akin ni Granny Pat. At dito naman po, may silang po, inaliliwanag po dito yung revenge, depression, or forgiveness. Sabi po dito sa Matthew 6:14-15, for if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive you your sins. Will not forgive your sins. Sabi po dito, tatlo daw pong bagay yung pwede natin gawin sa mga taong magkakasala sa atin. Una, gumanti. Binibigyan po dito ng paliwanag na ang pagganti ay wala pong pupuntahan tama. Yung pagganti po, pwedeng harapan, pwede pong tayo kurang. Pero kung nakakatakot po sa ating mga kalalamihan, kung tayo ay kaya ng lumaban ng tayo kurang, at lahat ng kapraigurang ay sagrikot na pili pang mga kapraigurang na isang ginagawa ninyo, pero hindi nyo naman po kayang panindigan pag nakaharap sila. Wala po itong pupuntahan ng ayon mo dito sa libro. Susunod po, pagtitipid. Hindi nito po dapat ito ginagawa. Mas maganda po yung pangatlo, yung pagpapatawad. Sapagkat, kung tunay po natin patatawarin yung mga tao na nagkakala sa atin, higit pong magiging maluwag ang ating naramdaman. Sana po ay meron po ako na i-part. Maganda po kala po sa inyong tatay.